Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala uli, si King Coffee Dad. Welcome uli sa aking channel. So siya nga pala, kung napapansin nyo, kasama ko dito, ang aking anak. Gusto niya raw makasama eh. Okay, hi, ako to si Juana Maxi Vargas de la Cruz. So yun, so habang nagpapaliwanag ako sa inyo, may kasama ako dito, babantayan niya raw ako. Kaya samahan nyo kami. So siya nga pala, ano nga pala ang topic natin sa araw na ito? Ang topic natin ay kung ano ang dapat gawin para mas lumaki ang benta or sales natin sa ating munting tindahan. So, pero bagong lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, sabay pindot ng notification bell, sabay all, para maging updated kayo sa lahat ng mga latest videos na i-upload natin regarding sa tindahan, negosyo tips, business tips, tindahan tips, at kung ano-ano pa na-related dito sa ating tindahan. So, anak, hi ka muna ulit. Okay, so start na tayo ngayon. Okay, ano nga pang dapat gawin para mas lumaki ang benta or sales natin sa araw-araw? So, unang-una, syempre kailangan natin magbenta ng mas mura. Since pag mas murang yung benta, mas dudumugin ka ng mga tao, mas marami kang mabibenta kasi syempre murang mga paninda mo, mga item mo. So, yun na nga, di ba? Kailangan mo maging mas mura magbenta. So, syempre, ayaw naman natin yung magbebenta tayo ng mura na tipong ipamamigay na natin o wala tayong kikitain. So, ano ba dapat mong gawin para mas makabenta ka rin ng mura o makapamili ka ng mura? So, unang-una, bibili ka ng mga paninda mo doon mismo sa mga pahinante o yung mga nagde-direct buying ba ng mga, may mga dalang mga produkto na nagpupunta sa inyong barangay o sa bawat tindahan. So, doon, pag namili ka doon, mura lang. Kasi unang-una, ang binibigay nila ay perehas ng presyo kung yung mga nagtitinda sa bayan, sa supermarket o sa mga grocery store. Kasi yan, diretso yan. Diretso yung bigay nila. Kumbaga, rekta. Kumbaga, pang wholesale. Yan. So, kung ang penta sa bayan ay ganoon ang presyo, isipin ng iba na sa bayan ka kumuha. Pero ang totoo, doon ko kumukuha sa mga rekta o sa mga pahinante, makakakuha ka ngayon na mas mura. Kung anong presyo sa bayan, pwede mo dagdagan ng konti. So, ibig sabihin, nakadoble ka ng tipid pag gano'n na nangyari. So, pag gano'n ang ginawa mo, makapamura ka ng benta sa mga namimili sa iyo. So, isang maganda yan para sa inyo. At yun nga palang ginagawa namin ng aming asawa habang kami nagtitinda. So, maganda rin yan para sa atin. So, ano bang sumunod? Alamin mo ang mas mabenta na produkto sa iyong tindahan. So, syempre, araw-araw nagbibenta ka. May mga basic needs na kailangan ng mga namimili sa iyo. So, ano bang mabenta? Kung ano yung mabenta produkto, doon ka magpo-focus ngayon. Mas magpo-focus ka. So, ibig sabihin, fast-moving ang item na yan. So, pag ganyan nangyari, mas malaki ang benta mo kasi araw-araw siya gumagalaw. So, ibig sabihin, araw-araw ka rin nang bumibili ng mga ganong item. So, maganda yan para sa inyo. So, yun ang maganda. So, ano bang pangatlo? Alamin mo ang iyong kakompetensya. So, syempre, hindi lang naman ikaw ang nititinda dito. Pati yung iba. Pati yung ibang tindahan. So, ano ba ang mga produkto na mabenta sa kanila? Syempre, aalamin mo rin yan. Kung magkano ang presyohan nila. Kung ano yung mga binibenta nilang produkto at presyo. Babaan mo siya ng konti. Yan. So, since nabababaan mo ng konti yung produkto na yon, ang mangyayari, iisipin ng mga mamimili pag bumili sila na mas mababa sa iyo. Kasi, syempre, yung mga kakompetensya mo, maaalamin mo yan. Kung ano yung produkto na binibili at kung mababa ba sa kanila, babaan mo rin sa iyo para mas lumaki ang benta mo o sales mo sa araw-araw. Yan. So, ano bang sumunod? Masipagan mo pa ang pagtitinda. Meaning, kung masipag ka, tingin mo sa sarili mo, doblehin mo pa. Kasi, habang ginagawa mo yan, kailangan may motivation ka sa sarili mo. Paano ba maging masipag? Para sa akin, ha? Halimbawa, may goal ka, o mayroon kang gustong bilin, o kung ipunin, o ganyan. Basta may pamantayan ka, doblehin mo ang sipag mo. For example, magbubukas ka ng umaga. So, mas agahan mo pa. Tapos, mas galingan mo pang pagbebenta. Yan. Mas sipagan mo pa. Para yung just in case na mga ganyan na maraming bumibili sa iyo, makikita nila na mas mabenta ka ngayon. Yan. Ano ba sumunod?
yung customer service. Ano ba yung tinatawag na customer service? Ang customer service ay kung paano mo i-handle yung mga namimili sa iyo. Kung paano mo sila pakitaan. So, meaning, kailangan mag-break ka sa mga customer. Since sa kanila tayo kumukuha ng benta, sa kanila tayo kumikita, sa mga mamimili. So, mula doon, ang gagawin mo, maging mabait ka sa kanila. So, paano ka maging mabait? Kailangan malumanay ka lang. Pagbibili sila, pakitaan mo na maganda. Kahit hindi bumili, pakitaan mo pa rin na maganda. Kasi, babalik yan sa iyo. Una, titingin-tingin lang yan. Hindi naman bibili. Okay lang. At least may idea na sila kung anong tinitinda mo. Magtatanong yan ng presyo. Yan, ganyan. So, mula doon, pag nakita nila yung kung ano yung mga panindamang presyohan mo, babalik yan sa iyo kahit na hindi siya bumili. So, ganoon. Pakita mo siya ng maganda. So, ano bang dapat? Panguli. Siyempre, ano ba? Di, kailangan mong magdasal araw-araw na sana marami kang benta. So, matutupad lahat yan. Yan na nasa list natin o guidelines kung magdadasal ka araw-araw. Diba, dama anak? Kailangan magdasal ka ng araw-araw na sana marami kang benta. Kasi para rin yan sa iyo at para rin sa pamilya mo. Ganyan lumalaki ng business mo. Kunyari, marami na, dasal ka pa rin. Yan, wag na wag mo kakalimutan yan na kailangan bago ka mag-open ng tindahan, habang ano, magdasal ka kahit para sa sarili mo lang. Kahit hindi mo nasabihin, basta sa sarili mo na nagdadasal ka na sana marami kang benta sa araw na yon. O kahit hindi lang yung araw na yon, araw-araw. Para at least, malakas ang kita. So, yun. Sana may natutunan uli kayo sa ating munting tips o guidelines kung anong dapat gawin para mas lumaki ang benta or sales mo sa araw-araw. So, bagong lahat, papakilala ko ulit sa inyo ang aking anak. Anak, hi na. Hi, ako po si Juana Maxi Burgos de la Cruz. Hindi marinig, laksan mo daw. Ako po si Juana Maxi Burgos de la Cruz. So, yun. Nakasama na siya sa akin ngayon. Sabi niya gusto niya raw kasi sumama. So, para makita rin daw siya. So, yun. Sana may natutunan kayo sa mga susunod pang video na i-upload natin regarding dito sa ating tindahan. Tips, ideas, guidelines. Yan. So, siya nga pala. Huwag niyo uling kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Sa aking channel, King Caulfield. Pagpindok mo nun ng subscribe, sunod mo yung notification bell sabay all para mag-updated ka sa lahat ng related videos na i-upload natin dito regarding sa ating tindahan at sa mga susunod pa ng videos. Yan. So, paano? Hanggang sa muli. King Caulfield nga pala uli. At si? Ana Maxine Burgos de la Cruz. Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye.